Good afternoon, Ma'am Lalusis and classmate. Today, I will discuss the Article 10 or the local government under the 1987 Philippine Constitution. Let me share my PowerPoint. So let's define what is local government first. Local government refers to a political subdivision of a nation or state which is constituted by law and has substantial control of local affairs with officials elected or otherwise locally selected. Sa previous discussion natin na ang local government, ito yung mga elected officials na namumuno ng certain part ng subdivided na area from the state. So, ano-ano nga ba yung nakasaad sa 1987 regarding sa local government? So, ito yung sinasabi ko na according to Section 1, territorial and political subdivisions of the Republic of the Philippines are the provinces. Ito yung pinamumunuan ng mga governor. Cities. Ito naman yung kasali dito yung highly urbanized cities, component cities, and independent component cities na kung saan pinamumunuan ng mga city mayor. And nandyan din ang municipalities. So ito yung pinamumunuan ng mga municipal mayor. And ang pinaka basic unit ay ang barangay. Ito naman yung pinamumunuan ng mga barangay captain. So, sinabi rin dito sa Republic Act 6170 on ng Local Government Code of 1991. So, para magkaroon ng local government unit o paano ba nagkakaroon ng probinsya, ng syudad, munisipyo at barangay, sinabi dito mismo sa batas na as a general rule, the creation of a local government unit or its conversion from one level to another level shall be based on verifiable indicators of viability and projected capacity to provide services to it. Tatlo yung criteria niya. Kailangan base dun sa income, populasyon, at sa land area. So, himayin natin kung ano nga ba yung sinasabi nung Republic Act 6170 o yung Local Government Code para mag-create ng mga nasabing lugar. So, dito sa probinsya, nakalagay dito yung land area na at least 2,000. Base ito dun sa 1991 pa. At dapat yung populasyon niya ay hindi bababa sa 250,000 at may annual income siya na 20 million. Sa city naman, at least 100 yung land area at square kilometers. And then, hindi rin bababa yung populasyon niya ng 150,000. At dapat may annual income siya na 20 million. Pero prior to that, dapat bago siya maging city, kumita siya ng 100 million for the last two consecutive years. So syempre, may mga city na mag-elevate into higher urbanized city. So walang naka-state dito kung ano yung land area niya, pero basically naka-base din siya at least 100 square kilometers based dun sa 1991. Pero may mga napansin ako na mga newly cities ngayon na hindi na nasunod ito. Didiscuss natin namaya. Pero itong mga HUC, dapat meron siyang population na hindi bababa sa 200,000. At meron siyang annual income na 50 million. Sa isang municipality naman, at least meron siyang 50 square kilometers at hindi rin bababa yung population niya ng 25,000. At yung income niya, yung annual income niya is 2.5 million. And then sa barangay naman, kapag within Metro Manila, magkakaroon lang siya ng barangay. Siguro ito yung sa Maynila
na ang bawat barangay may population na at least 5,000. Kapag naman outside Metro Manila, at least 2,000. So according to dun sa batas sa Section 461, as requisite for creation ng barangay, the territorial jurisdiction of a new barangay shall be properly identified by meets and bounds or by more or less permanent natural boundaries. The territory need not to be contiguous if it comprises two or more islands. So according sa DILG noong September, as of September 30, 2020, meron tayong 17 regions, 81 provinces, 1,488 municipalities, 146 cities, kasama na dito yung 33 highly urbanized cities, 5 independent component cities na kung saan yan yung Cotabato City, Dagupan City sa Pangasinan, Naga City sa Camarines Sur, Ormoc City sa Leyte, at Santiago City sa Isabela. Meron din tayong 42,046 barangays. So, mapapansin natin na may mga bagong cities sa Pilipinas na na-ratify, pero napansin ko na hindi nabasihan yung land area. Focus na lang tayo dito sa dalawang cities na sinasabi ko. Itong General Trias City na kung saan taga dito ako, ito yung 145th na cities na from municipality na naging city kami noong 2015 na kung saan, kung ba ibabase natin yung land area, di ba 100 square kilometers lang, pero kami nasa 81.46 square kilometers. Eh punta tayo dun sa smallest cities in the Philippines na itong San Juan City na kung saan ang liit-liit lang ng land area niya na meron lang siyang 5.87 square kilometers. Pero ba't siya naging city? Eh di ba sabi dun sa local government code, dun sa requisites for creation, dapat ang land area ay at least 100 square kilometers. So ito yung discussion natin last session na yung example natin was the municipality of Calibo na sinabi ni Ma'am Lalusis na ang unlad-unlad, ma-progreso ang sa tourism, sa transportation, na meron silang airport, pero bakit hindi pa rin sila nagiging cities? City pala rather. So napansin ko na ang basis ngayon is una, gusto ba ng tao na maging city ang kanilang bayan? Siyempre, may proseso yan. Kailangan dadaan sa konseho and then idadaan sa legislation. At usually, ang nagdadaan dyan is yung mga congressman nila gaya ng aming bayan sa General Trias City na kung saan yung aming congressman dyan ay ipinasa noong 20 noong panahon ni Pinoy yung na maging city kami, and then naaprubahan ni Pinoy noong 2015, saka nagkaroon kami ng plebiscite kung gusto ba namin yung maging city kami, at majority of our kababayan doon ay gustong maging city kami. And then yun nga, balik tayo dito sa San Juan. So naging basis na pala dito is yung income at saka yung population. So mapapansin nyo dito sa data na nakuha ko as of 7, 2019 ng September. So meron tayong 146 cities across the country. Pero ito yung smallest cities na nakita ko. So tinignan ko, ano nga ba yung mga smallest cities sa Pilipinas? So tingnan nyo, mapapansin nyo yung sa top 3, Baguio pa lang. Well, yung Baguio kasi is city na siya bago ma-create yung 1987. Pero mapapansin nyo dito yung mga, dito tayo sa ano, sa newest city, para ito yung magiging basis natin. Itong si San Juan na nasa 28, si General Trias nga na nasa 2, which is, mapapansin nyo dito yung square kilometer. So na-realize ko dito mga classmate ma'am na ang isang
basis para maging city ka or HUC is this requirement. So kailangan may income ka at the same time population. So regardless na yung land area. So according sa section 1 din, kailangan din naka-state dito yung creation ng autonomous regions. So ito yung tanong ko dati eh, bakit kung magki-create ng autonomous region, bakit yung Cordillera lang at saka yung Muslim Mindanao? Bakit hindi tayo mag-create ng another autonomous region like halimbawa sa Region 8, yung Eastern Visayas Autonomous Region, yung mga Waray, kunwari. Sinagot siya dito sa Section 15 ng 1987 Constitution, dito pa rin sa Article 10, na there shall be created autonomous regions in Muslim Mindanao and in the Cordilleras consisting of provinces, cities, municipalities, and geographically areas. Ito yung reason, because they are sharing common and distinctive historical and cultural heritage, economic and social structures, and other relevant characteristics within the framework of this constitution and the national sovereignty as well as territorial integrity of the Republic of the Philippines. So ito nga pala yun. Tingnan nyo sa photos pa lang, makikita nyo na yung sharing common and distinctive historical and cultural heritage nila. Yung economic and social structure, ulitin ko lang, and yung other relevant characteristic, yun pala yung isa sa mga, yun yung mga reasons kung bakit autonomous region sila. So according naman sa section 2, that the territorial and political subdivisions shall enjoy yung tinatawag na local autonomy. So what is local autonomy? It is generally described as the ability of the local governments for self-governing and exercise of certain basic powers. According yan kay Professor Alex Bello Brillantes Jr., Professor and former Dean ng College of Public Administration and Governance sa UP o University of the Philippines. So example niyan ay yung meron silang police power, meron silang power to eminent domain. They can get yung proper private property na maaaring gamitin sa public purposes gaya ng national, and they can impose taxes. So meron silang taxing power at marami pang iba to serve the interest and promote the general well-being of their inhabitants o yung kanilang nasasakupan. So according naman sa Section 3, the Congress shall enact a local government code which provide for more responsive and accountable local government structure instituted through. So doon pa lang, bago pa lang dumating yung 1991 Local Government Code, anticipated na sa 1987 na kailangan ma-establish yung code for the local government. So sinabi dito sa Constitution na kailangan magpasa ang Kongreso ng batas na magpapatibay sa mga local government. Number one, ang sinabi nila is a system of decentralization with effective mechanism of recall, initiative, and referendum. So number two is to allocate among the different local government units their powers, responsibilities, and resources. Number three, to provide for the qualifications, election, appointment, and removal, terms, salaries, powers, and function and duties of local officials. And last, and all other matters relating the organization and operation of the local units. So nasabi dito yung decentralization. So kahit pa ulit-ulit tayo sa discussion natin, let's define what is decentralization. Decentralization. Decentralization is the process of transferring powers from the national to local governments to allow maximum participation of the citizens in governmental and community activities.
So according to Professor Brillantes naman, yung decentralization is dispersal of power or authority from the center. So nagbibigay ng kapangyarihan sa mga lokal mula sa national. So gusto ko lang din i-share na through this, di ba nga merong local autonomy sila through decentralization. So sinabi din ni Dr. Brillantes na ito yung tinatawag na political decentralization na kung saan papasok yung local autonomy na diniscuss natin kanina. Yung meaning, yan. Di ba sinabi niya dyan, yung they have the ability for self-government and exercise of certain basic powers na kung saan masasabi lang daw niya na may local autonomy ang LGU kung ito daw ay may locally elected official in the area. O nga naman. Kasi nga especially dapat daw at least sa legislative level para daw sila yung responsible for promulgating laws relevant to the needs of the population. Tama nga naman, kailangan may mamumuno sa area o sa bawat local government unit. Then pangalawa, dun sa apat na sinabi niya, kailangan daw malinaw sa bawat area yung responsibility. Oo, the area of autonomy or self-government should have clearly defined areas of responsibility. So para alam nila yung responsibilidad nila, ano ba yung i-deliver nilang services, kung like education, health services, and local infrastructure para malinaw. Ito, gaya na nasa photo. Yung pangatlo is, dapat din malaman daw, according to Professor Brillantes, yung relationship between the national and the local levels. Dapat malinaw daw kung ano yung responsibilidad na ibibigay sa local at ano ba yung responsibilidad ng national. Kasi baka mamaya may trabaho nga naman si local na pang-national. And then yung last na sinabi niya is, dapat daw bilang self-government ang LGU, dapat daw they have the power to generate local revenues through taxation. Ito nga yung sinabi nga, di ba kanina, meron silang taxing powers. Kasi this would make the power of the area of autonomy more significant and meaningful. Siyempre dito nga naman, kapag sila nakapag-generate ng revenue through taxation, they can create more projects and programs for their nasasakupan, for their community. Ayan, yun yung according to Professor Brillantes. Pero syempre, hindi ibig sabihin na binigyan ng kapangyarihan ng national ang LGU is hahayaan na siya ng national. According to Section 4, the President of the Philippines shall exercise general supervision over local governments. So meron pa rin siyang supervision. So makikita natin namaya sa next slide ko yung structure ng government. So provinces with respect to component cities and municipalities, and cities and municipalities with respect to component barangays shall ensure that the acts of their component units are within the scope of their prescribed powers and functions. So dapat ina-assure ng national through the president kung napapatupad nga ba sa probinsya, sa munisipyo, sa siyudad, sa barangay, yung kanilang mga function and powers. So ito yung sinasabi ko. So the national government through the president, they have or he have general supervision to provinces, independent cities from a province, saka sa autonomous regions. So pagdating naman doon sa provinces, so dito na may direct relation na siya and supervision naman sa kanyang nasasakupan na component cities and barangays. As well din yung independent cities from a province, itong barangay din, diretso siya doon. Then sa autonomous region, kung sinusupervise siya, itong si autonomous region, itong si BARM na ngayon, dating ARM,
saka si Carr, sinusupervise niya naman yung provinces and independent cities from a province to component cities kung si province, tapos diretso dun sa barangay. So alam naman natin to, just to reiterate lang for the purpose of our discussion. So according naman dun sa section 5, yung sinabi natin na binanggit nga din ni Professor Brillantes Jr. yun sa ika-apat na sinabi niya, di ba? The LGU has the capacity to generate local revenues through taxation. So naka-indicate din yan dito sa section 5 ng ano ng 1987. So every local government shall have the power to create its own resources of revenues and to levy taxes, fees and charges subject to such guidelines and limitation as the Congress may provide consistent with the basic policy of local autonomy. So, para may mapatupad ng LGA yung mga programa at yung mga proyekto sa kanilang mga nasasakupan, syempre kailangan nila ng pondo. Saan nila kukunin? Dito nga sa pagpapataw ng buwis. Like ito sa levy taxes. Usually, kinukuha nila dyan yun sa mga businesses, sa mga establishments, sa amusement places. Ayan. And then sa ibang charges and other fees, yan, nakukuha nila dun sa mga buwis mula sa market, sa services, ito gaya ng real property tax. So dyan nila kinukuha yung kanilang mga revenues. Ayan. So may iba pa, marami pa. So ito lang yung mga example. So according naman sa section 6, yung mga LGU daw shall have a just share as determined by law. So bukod dun sa revenue na nakukuha nila from their local initiatives through taxes, meron ding share syempre ang national government mula sa kinikita nito. So in the national taxes which shall be automatically released to them, LGU shall have a share as determined by law in the national taxes. Ayan, sorry, na-audit lang. So, nireiterate lang naman din to sa section 7. Sabi dito, local governments shall be entitled to an equitable share in the proceeds of the utilization and development of the national wealth within their respective areas in the manner provided by law, including sharing the same with the inhabitants by way of direct benefits. Excuse me. So sinabi dito na the share in the national wealth is the financial support given by the national government to LGU. So iniisip na natin magkano nga ba yung nakukuha ng bawat LGU sa national. So sinabi dito according to the section 289 at 290 ng local government code, tsaka dun sa according to sa article 386 at article 387 na implementing rules and regulation ng local government code, dapat daw ay equivalent ng 40% of the gross collection derived by the national government from the utilization and development of national wealth from the preceding fiscal year. So yun. So ito yung nakasaad nga doon sa sinasabi ko na site na section 290 yung amount of share of local government units. LGU shall, in addition to the internal revenue allotment, have a share of 40% of the gross collection. So saan nga ba usually nakukuha yon? So ito ay yung from mining taxes, royalties, forestry, and fisheries charges, and such other taxes, fees, or charges, including related surcharges, interest, or fines, and from its share in any co-production, joint venture, or production sharing agreement in the utilization and development of the national wealth within their territorial jurisdiction. So dito, depende pa rin dun yung magiging income din ng LGU. Kung ang LGU din ay meron siyang mga sinabi nito. Kung halimbawa may mining industry doon sa area.
Like ito, sa Rojas City, sa Capiz, to sa nasa picture, mayaman sila sa karagatan. So they are, tsaka sa forestry. So meron silang charges in forestry and fishery. So Rojas City is the seafood capital of the Philippines. Yeah. So syempre, sinabi rin dun sa Article 10 ng 1987 Constitution, specifically sa Section 8, yung mga term of office ng mga elected officials. So ilan nga ba dapat? So malinaw dito. So the term of office of elective local official, except barangay officials, kasi which shall be determined by law. There shall be 3 years lang, 3 years, and no such official shall serve for more than 3 consecutive years. So parang sumatotal, 9 years. Voluntary renunciation of the office for any length of time shall not be considered as interruption in the continuity of his service for the full term for which he was elected. Yan. So kapag pala, siguro ito pag nag-resign siya, hindi rin counted yon. So parang matutuloy niya pa rin yung pagkakaintindi ko doon. So sinabi rin sa Section 9 na legislative bodies of local government shall have sectoral representation as may be prescribed by law. So kung si local chief executive ay elected ng taong bayan na kanyang nasasakupan, meron din siyang kakayahan na mag-appoint. So para mga pwedeng mga private manager. So yan. So meron silang kakayahan para makatulong sa kanilang pamumuno. So di ba dito sinabi, di ba sa ano, sa local government code na nabasa ko din dito sa section. Wait lang. Basta merong mga accredited na non-governmental organization na pwede silang mag-accredit na makatutulong sa kanila to promote the economic to provide economic policy, to promote economic policy for their ayan. Dito sa section 34, yung naka-state dito yung role ng NGOs. Ayan, the local government unit shall promote the establishment and operation of peoples and non-governmental organization to become active partners in the pursuant of in the pursuit of local autonomy. So yun. So importante rin ng mga private sector like non-governmental organization to be part of their local development council. Kasi dito nagkakaroon ng representative ang bawat sector sa kanilang area to know ano nga ba yung necessary project and programs na pwedeng implement nila for their constituents. So in short, parang may bosses yung mga nasa sector. Hindi naman sila yung parang party list, pero parang ganun na rin siguro sa level nila. So importante yun, nasa code yun, na kailangan may representative from the non-governmental organization. So according naman sa Section 9, so ito ay no province, city, municipality, barangay may be created, divided, merged, abolished, or its boundary substantially altered except in accordance with the criteria established in the local government code and subject to approval by a majority of the votes cast in a plebiscite in the political unit directly affected. So sinusugan din to sa Section 10, cities that are highly urbanized naman. Sa mga cities na mag-highly urbanized, as determined by law, and component city whose charters prohibit their voters from voting for provincial elected officials shall be independent of the province. The voters of component city within the province
whose charter contain no such prohibition shall not be deprived of the right to vote for elective provincial officials. So doon tayo sa section 9. Sa section 9, sinasabi lang dito na kailangan dumaan sa plebisito kung ang isang bayan o ang isang probinsya ay hahatiin sa mga munisipyo o hahatiin sa probinsya. May example tayo dyan naman, like yung Palawan. And then kung ang isang municipality ay gagawing city or ang city ay gagawing highly urbanized area or independent component cities. So mamaya didiscuss din natin yan kung ano yung mga rights din nila. So yon, so kailangan ng plebisito kahit meron na siyang batas. And then kapag naman cities naging or component cities ay naging independent component cities or highly urbanized area, independent na sila. So wala na silang rights to vote or mag-elect or bumoto sa probinsya. So yun, gaya ng Baguio. Gaya nung nabanggit ko kanina na lima, na yung Cotabato City, Dagupan City, Ormoc City, Santiago City, tsaka Naga City. Ayun. Yes. According naman sa Section 11, the Congress may, by law, create special metropolitan political subdivision subject to a plebiscite as set forth in Section 10. Ito yung kanina. Yan. Hereof, the component cities and municipalities shall retain their basic autonomy and shall be entitled to their own local executive and legislative assemblies. The jurisdiction of the Metropolitan Authority shall be limited to basic services requiring coordination. Hindi ibig sabihin na ang municipality ay naging city ay mababago na din yung kanilang role. So, nandun pa rin yung basic autonomy nila. So, ito yung sinasabi ko kanina according dun sa Section 9. Ito. At nabanggit din dito sa Section 11 yung plebiscite. So ano nga ba yung mas hinimay ng Republic Act 6170, yung Local Government Code of 1991? According to Section 10, yung plebiscite requirement, no creation, division, merger, abolition, or substantial alteration of boundaries of local government units shall take effect unless approved by a majority of votes cast in a plebiscite called for a purpose for the purpose in the political unit or unit directly affected. So ito yung mga taong bumoboto na. Said plebiscite shall be conducted, dapat COMELEC ang magmangasiwa nito, within the 120 days from the date effectivity of the law or ordinance effective such action unless said law or ordinance fixes another date. So yun nga yung sinasabi ko. Paano nga ba kami naging city? For example, itong bayan dati niyan, General Trias. So ngayon, napag-usapan sa konseho, ipinasa dun sa kamera ng aming congressman, saka naging batas siya noong 2015. So napirmahan ito December ni President Noynoy Aquino. So syempre, pag napirmahan na, ibig sabihin ganap na batas na. Hindi pala ganun din pala kadali yon. So kailangan pala, hindi ibig sabihin na naging batas na siya, city na kami agad. So, kailangan pala dumaan siya sa plebiscite. Pagbobotohan namin ito. Gaya ng ginawa dito na sa Palawan at saka sa Bangsamoro Organic Law. So, mga nasa batas na siya pero kailangan pa rin taong bayan pa rin ang magsasabi kung gusto ba nila. So, si COMELEC magkoconduct ng special election. So, within 120 days mula nung nasa ibatas yung batas. So, di ba dito sa example dito sa Palawan, gusto nilang gawing Palatri, gawin nilang Palawan del Norte tsaka del Sur. And then dito sa Bangsamoro Organic Law. Sa Palawan, ang majority votes ayaw ng tao, pero sinabi ni Governor Jose Alvarez, mas maganda daw sana kung naging tatlong probinsya ang Palawan since ito ang biggest province in the Philippines
they can't manage daw yung ganitong klase ng probinsya. Ang laki daw eh. Kasi daw kapag naging tatlo nga naman yung probinsya, mahahati yung services at focus daw doon sa area. At hindi daw yung parang ito lang yung budget tapos paghahatian ng malaking probinsya. Pero bakit nga ba hindi na ipasa ito at hindi naging ganon? Dahil sa tingin ng tao, magkakaroon lang ng political issue. Mananatili ang mga pamilya, mananatili ang mga nakaupo lang. Siyempre, halimbawa, kung ako'y nakaupo dun sa, naging, sa isang probinsya, parang ito na lang ang paghahawakan ko. So yun na naging issue dun eh, yung political na issue. Sa kaso naman ng Bangsamoro Organic Law, well, matagal na ito yung pinaglalaban. So since 60s pa hanggang sa umabot nga tayo dun sa ARM and then karoon ng mga pagbabago ng BARM. So, di ba 2012, ginawa yung framework of agreement for Bangsamoro. Hanggang sa nung 2014, ginawa yung comprehensive agreement sa hanggang naging batas na itong ano. So ngayong 2022, ang latest dyan sa BARM, tatapos na yung transition, di ba din Bangsamoro authority transition yung nangangasiwa muna nung since nasa ibatas tong nung 2019 tong Bangsamoro Organic Law. So matatapos yung full implementation ng transition ngayong 2022. So dapat ngayong taon magkaroon na ng first election sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. So abangan natin yan. So according naman dun sa Section 12, para naman dun sa mga cities that are highly urbanized as determined by law and component cities whose charters prohibit their boats. Nabanggit ko na yata ito dito kanina. Mas emphasize. Ulitin ko lang. Cities that are highly urbanized as determined by law and component cities whose charters prohibit their voters from voting for provincial elected official shall be independent of the province. The voters of component cities within a province whose charter contain no such prohibition shall not be deprived of the right to vote for elected officials. Yeah. So pag city naging highly urbanized, matik independent na sila. So wala na silang pakailam sa probinsya. Example, dito sa probinsya ng Camarines Sur, yung kapitolyo nila is, yung kabisera is Pili, not Naga City. Yung Naga City, independent na siya. So walang pakailam si Camarines Sur province kay Naga City. So sinabi naman dito, kapag naman naging component cities, so meron pa rin, dapat hindi na madedeprive yung karapatan din palang bumoto. A component city, yes. Ibig sabihin, component lang siya, like us, si sa General Trias, from municipality, umangat lang kami to city. So, pag component city, meron pa rin, as is pa rin, bumuboto pa rin sa probinsya. Ayun. So, remember lang, kapag highly urbanized city at saka independent, yan, from the word independent, component city, walang pakailam si probinsya. So, ito rin yung isinad dun sa Local Government Code sa Section 541, yung plebiscite requirement. So, independent component cities are those component cities whose charters prohibit their voters from voting for provincial elective official. Independent component cities shall be independent of the province. Ito yung sinasabi ko nga. So, prior to that, yung 1987, may mga cities na like si Santiago City sa Isabela, si Ormoc City sa Leyte, si Naga City sa Camarines Sur, si Dagupan City sa Pangasinan at sa Cotabato City sa Maguindanao. Ito na yung existing independent from the province. And then the rest ay highly urbanized cities na. So itong Sinaga City nga, So ang ganda ng city na yan, hindi ko alam kung bakit. Siguro hindi pa nila nare-reach yung requirement na to 50 million yung ira siguro nila. And also si Ormoc.
So last naman is para ma-achieve yung development, yung economic development ng bawat LGU. So according to Section 14, the president shall provide for regional development council. Ito yung binaba, yung sinasabi ko kanina regarding the sa local development council or other similar bodies composed, dapat binubuo daw siya ng government officials. Pwedeng si mayor, pwedeng si governor, or yung mga regional heads ng department. Or kung wala naman yung mga regional director, pwede naman daw yung mga offices, yung mga bawat department ng offices or representative mula sa non-governmental organization within the regions for purposes of administrative decentralization. Ito daw ay para to strengthen the autonomy of the units therein and to accelerate the economic and social growth and development of the units in the region. So according to RDC, according to NEDA, yung Regional Development Council is the highest planning and policy making body in the region. So yan, as you can see sa mga logo, sa bawat rehiyon ay meron silang development council. It serves as a counterpart of NEDA. So parang sila yung pinaka-NEDA, yung National Economic and Development Authority natin, board. Well, under pa rin naman sila ng NEDA. And at the sub-national level. Ayan. It is the primary institution that coordinates and set the direction of all economic and social development efforts in the region. It's also served as a forum where local efforts can be related and integrated with regional and national development activities. So importante rin talaga ang role ng bawat RDC kasi ito yung gagabay sa kanila para sa mga social development efforts na maaari nilang gawin sa kanilang mga nasasakupan. So gusto ko lang i-share yung sinabi ni former US President Thomas Jefferson. The purpose of government is to enable the people of a nation to live in safety and happiness. Government exists for the interest of the governed, hindi para sa mga gobernador. So that's it, my report, Ma'am Lalusis and classmate, for the Article 10 or the local government under the 1987 Constitution of the Republic of the Philippines. Thank you so much at mabuhay po tayong lahat.